Mga kaitsubero, isa na namang a central house ang muli nating hahagilapin. Ang Villa Peña Francia at ang Villa Pacencia, kung saan tumira ang pangatlong pangulo ng bansa na si Dr. Jose P. Laurel. Kaya kung mahilig ka sa history at nagustuhan mo naman ang video na ito, huwag kakalimutang mag-subscribe. Pindutin ang bell icon para updated ka sa mga upcoming videos. Also, please subscribe to my second YouTube channel, ang Air Cinema, and Facebook page kay Chubero. Dr. Jose P. Laurel was the third president of the Philippines from 1943 to 1945, and the only president to have served in all three branches of the government. Kung ano-man ang inyong nasa salo, sigalang lamang ninyo at mahalin ang bandilang ngayon, sinahat ni General Aguinaldo, Si Dr. Jose P. Laurel ay isa rin sa mga iilang personahe sa kasaysayan at may dalawang pamanang istruktura na nag-uugnay sa kanya. Ang dalawang bahay kung saan siya tumira ay nananatiling nakatayo sa gitna at mabilis na urbanisasyon sa naglalakihang lungsod. Noong 1926, sa kanyang panahon bilang senador, nakabili siya ng bahay na bato sa Peña Francia Street sa Paco, Manila para sa kanyang pamilya. Nagsilbi itong tirahan sa loob ng 21 years mula 1926 hanggang 1955. At kahit nanungkulan sa Malacañang bilang presidente ng bansa, hindi siya tumira sa palasyo, bagkus piniling tumira sa kanyang bahay sa halos buong taon ng kanyang termino. Fast forward sa kanyang pagre-retiro noong 1956, Jose P. Laurel moved to a bigger residence at 515 Shaw Boulevard, which eventually became known as Villa Pacencia, named after his wife. Nang siya ay mamatay noong November 6, 1959, ang kanyang ikatlong anak na si Sotero ipinamana ang Villa Peña Francia. Siya ang nagmamanage ng Ancestral House kasama ang J.P. Laurel Memorial Foundation. Eventually, in the year 2000, the Laurel family decided to sell the property while the Villa Pacencia stands to the Villars family. Okay, so diretso na tayo, guys. Nakapag-park na ako. Kuya, mamaya na. Balik ako. Mabilis lang ako. So, itong pinag-parkingan ko, guys.
Hindi kasi yan parking lot talaga para sa publiko. Private kasi yan. So one time, naghahanap ako ng parking dito sa area na ito. Nakita ko si kuya. Nagtanong ako kung ano, kung saan may parkingan. Tapos sinabi niya, pwede dito, dito sa amin. Park ka pero saglit lang. Sabi niya. Sabi ko, sige. Ayun, so nagbabayad ako ng 100 pesos sa kanya. Every time na magpa-park ako sa kanya. So nandito na nga tayo sa... Ito Peña Francia na ito guys ha, itong dinadaanan natin. So tatawid tayo sa kabila. Okay, tara na, tawid na tayo. So mabilis lang tayo dito. Hindi naman tayo magtatagal kasi gusto ko lang ipakita yung mismong bahay sa labas. Pero feeling ko hindi tayo makakapasok sa loob. Pero hopefully, nandun yung caretaker. Tapos, baka kung pwede tayo magpaalam, papasukin tayo sa loob, ano? Okay, so shoutout dun sa mga kababayan natin na nakatira dito sa Paco. Dito sa Peña Francia. And kung meron mang mga nanonood sa inyo na taga dito sa Peña Francia, ayan, comment nga kayo guys para naman alam natin ano. Ayan. Sa kabila. Ito nga tayo sa kabila. Ako may aso pa. Nakikita ko na mula dito. Ito San Antonio Street na to. Kung madadaanan natin. Nakikita ko na siya guys, ayun o, sa may kanan. Ayan na siya guys o, sa may kanan natin. Sana nandyan, ay may ano, may tao. Sana papasukin tayo. Tara. So eto na yon. Hello po. Eto na yung bahay. Hi kuya. Kayo ba yung caretaker? Caretaker po kayo? Ah. Hindi ba pwedeng makita sa loob? Bawal. Sino ba may-ari nito ngayon? Laurel. Ah, si Laurel pa rin. Hindi pa naman naibigay sa gobyerno, no? Hindi ba. Ah. So, bawal pang pumasok. Pero hindi kayo talaga nagpapapasok, no? Hindi. Pagka depende, pagka may request galing sa kabila, magpapasok yan sila. Ah, ganon. So, hanggang labas lang ako, kuya. Sige, kuya, okay lang. Walang problema. Salamat, kuya. Okay, so hindi tayo pwedeng pumasok. Okay, so hanggang labas lang tayo, hindi tayo pwedeng pumasok. Pero okay lang.
So hanggang ganito na lang tayo. Sulyap-sulyap na lang tayo. Ano? Sana nanonood ang isa sa mga owner ano ng bahay na ito, one of the Laurel. Magdilang anghel tayo, sana nanonood siya tapos i-allow niya tayo na mag-vlog sa loob. Ayan. Kasi alam niyo sa totoo lang, ito kasing vlog na ginagawa natin. Kumbaga nandito na to sa YouTube eh. Kapag ito tumagal at napanood ng mga bagong henerasyon, at least kumakalat, nananatili yung alaala ng dating presidente na si Dr. Jose P. Laurel. Yun naman kasi yung intention ng vlog natin, di ba? Ayan. So nami-maintain naman, malinis. Hindi naman siya napapabayaan. Kasi kung makikita nyo yung structure ng building, maayos eh, oh. Di ba? Hindi siya kagaya nung yung bahay ni ano, Juan Luna. Di ba? Yun talagang parang hindi na siya ginagalaw at all eh. Ito inaalagaan pa rin nila. So noong araw, etong distrito ng Paco, mayaman yung mga nakatira dito noon. Ayan. So ito yung mga ano nila, oh guys, oh. Marker. Ayan. Okay, so naging pangulo siya 1943 hanggang 1945. Tapos itong bahay itinayo 1861 pa. Okay. Ang tahanan na ito ay binili ni Jose P. Laurel noong 1926. Nanirahan siya rito ng May 29 na taong 1926 hanggang 1955. Kasama ang kanyang may bahay na si Pasensya Hidalgo at ang kanyang mga anak. Ayan. Okay, so hanggang sulyap-sulyap lang tayo. Ayan. May mga marker pa sa loob. Oh. Diba? Kahit papano, nami-maintain naman yung bahay. Hindi naman siya yung parang napabayaan talaga. Kasi diba ang bahay kapag hindi natitirahan, naluluma. No? Kaya dapat talaga ang bahay kahit luma na, dapat meron pa rin talagang nakatira sa loob. Ayan. Okay, so paalis na tayo dito sa Peña Franchise Street. Nakita na natin kung saan yung bahay ng dating presidente na si Dr. Jose P. Laurel. So ngayon naman, diretso tayo ng Shaw Boulevard sa Mandaluyong. Puntahan natin yung retirement house ni Jose P. Laurel. Let's go! Okay, so nandito na nga tayo sa Mandaluyong. Ang bilis ng biyahe natin, Friday na Friday. Ang saya naman, walang traffic. So 10 minutes lang yung biyahe natin mula sa Paco papunta rito. And ngayon, nandito na kaagad tayo sa Mandaluyong, dito sa may Kalentong. Bilis. Okay, so yung pupuntahan natin na Villa Pasensya, dito nga sa Shaw Boulevard, hindi na ang mga Laurel ang may-ari nito. Ah.
si Manny Villar na yung may-ari. Alam ko yung area na yun, may mga condominium na eh, na itinatayo. Tapos yung mismong Villa Pacencia, kinonvert into mga restaurants. Tingnan natin. And doon na rin siguro tayo kakain. Ano? Kasi anong oras na ba? Alas 11:15 na ng umaga. Ng tanghali. Saan kaya dito? Makolo Ideal. Ito na yata yun guys, itong ito wakwak na to eh oh. And Wakwak Garden View. Ito na siya oh. Saan pa tayo nito? Okay, so welcome to Villa Pacencia. Ito na siya. Yan. Villar Sipag. Ayan, may Contis. So yung taas niyan, function room. So Contis, actually malaki kasi ito eh. Kita nyo, malaki yung bahay. Tapos dito sa may harap, Starbucks. Ayan o. So yan yung bahay mismo guys. And napakalaki talaga. Ito yung main house ano. Ito kasing part na yon dun sa may Contis. Pero ito mismo yung main house ng bahay ni Jose P. Laurel. Okay, so ulitin ko lang ano. Ito yung extension ng bahay ni Jose P. Laurel. Tapos dun sa may dulo kung saan tayo galing kanina, yan yung main house. Ayan, ito extension na ito, itong part ng Contis. Okay? Ayan, so yan yung main house. Villar Sipag. Ayan, so ulitin ko lang ha, bali function room na yan. So yung extension, dun sa may side na yon, yun kasi yung extension. Tapos pinaupahan nila, yun yung may mga restaurant, Starbucks. Ayan. So ito yung marker. Okay, so hindi tayo pwedeng pumasok kasi function room siya. Kaya nagtanong na ako sa guard, bawal daw, hindi daw pwede. So, at least nakita natin kung saan yung pangalawang bahay ni Jose P. Laurel. Ito yung kanyang retirement house after niyang tumira sa Paco, Manila. Ayan. Okay, so mag-aalauna na ng hapon and nandito pa rin tayo sa dating bahay ni Jose P. Laurel dito nga sa Show Boulevard. Ayan. So kakatapos ko lang kumain, medyo nabusog ako, kumain ako sa Contis. Ayun, so nakita na natin yung bahay ni Jose P. Laurel sa Paco, Manila, sa may Peña Francia, tapos etong nandito sa may Show Boulevard. Ayan, so ang sarap lang na balikan yung mga ano no, mga lugar na talagang may historical dito sa ating bansa. Okay, so maraming salamat sa muli niyong pagsama sa akin dito sa another episode natin ng Noon at Ngayon. I hope na meron kayong natutunan kahit konti. Ano? Please don't forget to like, share, and subscribe. I'll see you again on our next vlog. Bye everyone, happy weekend!
what I see. But until then.